Okay, well, let's see. Ang namimiss ko na mga heroes ni Doggy, yung mga Kaja. Yan, oo. Yun yung mga favorite niya eh, mga Hylos. Before nung may pa-1v1 pa siya sa stream niya, ginagamit pa niya mga Bruno. Bruno. Nung time na yun, hindi pa siya nag-face reveal. Oo. Kaya siya naging ako si Doggy kasi yung mukha ng aso. Siya. Mm. Kung hindi mo na itatanong, Chantel, isa ako sa mga naging bataan ng Aether kanong panahon. Isang beses lang. Isang araw lang. Isang araw lang. Nag-1-on-1 ka na. Na-recruit lang bigla. Na-recruit lang bigla. 1-on-1. Talo. Ayun. Pinakilala sa akin ni Doggy ang MP. Ay, nako. Nako. Ito ba yun? The feeding Diggy strat. Okay. Mayroon lalim ni Renny J, ha? Ay, nako. This is now NXP with Doggy having the retribution. So, H2O gold lane ang makikita natin. Ooh. At yung Diggy. Kaso nakakuha ng kill agad doon si Hito kahit nag-feeding Diggy siya. So, gana. May pagka, ano to, shutdown gold on the day? Yeah, shutdown. That's definitely, para marireset ulit, di ba? Yung kanyang lowest gold na pwede mo makuha. At muntikan pa siya makakuha ng kill, okay. Pero so, nade-delay dito yung Grange. Nakaw na naman. Ito na naman Ito tayo. Ito na naman yung mga games na okay lang kahit hindi makita ang teamfight. That's right. Well, nakaka-reminis din yung unang beses natin nakita ang feeding Diggy sa batch naman ni Naraflesia as the champions. That's season 6. 6, that's correct. Day 1, season 6. Kumbaga yung mga heroes din natin to, na to, nostalgic din eh. Kasi ito yung mga hindi na nagagamit, tas lang ibabalik ngayon, even Aurora. Oh, ayan, si Dian, favorite niya nun eh. Oo, oh, yan. Inodor! Yan talaga yung mga ginagamit na tank before eh. Oo. Oh. Grabe din pala si Kuya Dian, ang dami na ding, ano, no? Ang dami ng pinagdaanan din ni Dian. Napunta siya sa team na kino-coach ni Bluffy at a certain point. Mm-hmm. Yeah, you level. Yep. Nag-U-level siya, tapos nagkaroon din siya ng team na Blacklist on Fire. Amateur team din yon. So, madami! Dami talaga. ML talaga ang magtatagpo-tagpo ng mga magkakaibigan na nagkakalayo. Gino, joke time pa yan ni Kuya Pakbet na ano, kailangan man at mag-champion si Gian. Parang ganun. Ay, oo nga, no? Gino, joke time yan ni Kuya Pakbet eh. Ngayon, Ryzen will manage to pick up one. This is the Diggy feed strat na ginagawa ng OMG. Yawi. Isa rin to sa mga favorite ni Yawi, ang Cho. Yep. Nakikita natin ngayon. Ganda nung hanap niya kay Ryzen na masyadong malalapit sa liver. Although ako nagsa kill si Ryzen, pero yung trade-off, definitely mo favor NXP. At ngayon, hindi na masyadong nagmamatter yung feeding Diggy kasi lamang pa rin ang NXP. At hindi na rin kasi din effective yung feeding Diggy strat sa ngayon. Nawala talaga eh. Wala talaga siya eh. Yeah. Ano ba? Ano bang ginawa dyan? Parang tinanggal yung ano, di ba? Yung parang gold na pwede mo makuha. Uy, napita si Renny J. Yung sa gold, nagkaroon na ng difference kahit hindi na siya ganun ka-effective. At saka maganda rin yung ginagawa dito actually ng next playoffs kaya mas lalang hindi nagiging effective yung sa side ng Omega kasi nagpo-focus naman sila sa other lane. Tsaka laging umiikot din sila Yawi. Speaking of, mega kill na siya. At ang dami ng farm ni Yawi ngayon, 404. High and dry Yawi na mamaya magbibuild ng Heptasis. Magiging masakit! Pwedeng-pwede patumbahin kahit yung labo-labo ni Ali Dap. So, 415. Onting kalamangan para sa kupunan ng NXP. Nako, na-freeze pa si Dian. Mang actually, kaya ata. Actually, for Omega dito, nakikita lang natin ang movement sa kanila is literal na pa-forward. Hindi natin nakikita yung pinakagusto lang gawin na rotation against the next play EVOS. Maybe they're giving space for Ali Dap. Oo. Pag itong game na to ay napunta sa Omega, don't let Hito play talaga. Don't let Hito play. Iba talaga eh, no? Iba to. Yun yung effect nun. Nag-iiba yung dynamics ng laro bigla eh. Nag-iiba eh. Kasi ang dilema mo sa isang feeding Diggy strat, in the late game, parang hindi ka na lang sana din naglaro. Kasi wala ka na rin gagawin kundi Times journey ka na lang. Times journey. Pag hindi naging effective yung Diggy. Buhul, paki-explain naman sa amin. I think yung aura na master nila, which is Echo nga ngayon, na master nila itong Diggy strategy. Kasi, paano ba ito magiging effective? Well, hindi na kasi nag-zero ngayon yung nakuha mong gold at XP sa isang Diggy. That's why hindi na siya effective. So no matter what happens, makakuha ka ng gold. At additionally, wala kang minus one na hero nga yung makakuha mo. Hindi niya napigilan. Napigilan niya siguro mag-level dito si Doggy, pero... Uy, grabe si Stop. Grabe naman si Stop, no? Nakuha niya shutdown gold! Feeding Diggy na may sanib!
Kaso si, tingnan nyo nakapag-farm lang si H2. Kailangan natin makita yung gold actually. Yeah. Kasi sure ako, sobrang yaman ni H2 bigla. Pero tignan mo ha, hindi ito kagaya ng game kanina na kung saan ang taas ng gold sobra ng OMG. Mm-hmm. 2K lang ang kalamangan ng NXP. So in a way, may unting objectives. Yeah. Omega. Kumbaga makikita natin yung pinaka-strategy nila later on kasi napakalaki din ng space na binigay kanina ni Hito para sa mga ibang players dito ng Omega. So yung sinasabi natin, they're giving time for Alidup, which is now a 2-0. So, si Hito continuous pa din sa ginagawa niya. Uh-oh. And for that, hindi naman nakakaikot si Doggy para makapag-push ng mga tore against Omega sa laban. Wala nga sila na po-push. Mm-hmm. Actually, for sure, again, maraming new generation of fans na baka nagtataka, ano ba ito, nilalaro ba ito ng OMG? Hindi po. It's a new fans natin na first time makakita ng Feeding Diggy. Pinauso to ng champions nung season 5, which is yung Aura, Sunsparks. Na effective strategy ito. Yes. And ngayon, binabalik ng Omega against NXP. But now NXP, unti-unting tumataas ang lead. 3K na ang kalamangan nila. Yes, for next mga Evos dito, may kita naman natin yung rotation nila. Kumbaga hindi na masyadong pinapansin si Hito. Pero kasi kahit hindi mo pansinin, si Hito yung lumalapit. But yan, next mga Evos dito, since hindi naman na nila kailangan bigyan ng attention si Hito, kung talagang dumidikit, why not? Didikit at didikit talaga sa'yo si Hito. 35 seconds sa turtle. Mataas ang kalamangan ng NXP sa ngayon. 32 kills. Parang grabe. Ano ah, sa araw na to, ayan na yung sinasabi natin. Yes, kill. Ayan na si Hito tsaka si Zab no collection. Lalaban sila. Ang bilis ng Diggy, oh! ang bilis! Na-sprint. Ang bilis ng itlog! Oh, wow, 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 wow! Humpy Hito, hindi Humpy Dumpy. Pero, oh my glove! Nakaka-shutdown gold si Zapnu kahit papano. Ang problem with Omega ngayon, hindi ganun kataas yung scaling nila. At compared to NXP, meron silang Granger tas Nathan. Two heroes that can be good in the late game. Oo. So, ibig sabihin, game 3. Oo. Feeling mataas. Oo, nararamdaman ko na. Tumitibok na yung game 3. Tumitibok na eh. Paano yung tibok? Oh, may dugdugdug. Ito kasi yun eh. Okay, nagkakaroon na patayin ngayon, guys. But, it's a Diggy strategy. So, mangyayari talaga na lumalamang ang NXP. Alam, umabot din sa punto dati. Makwento ko lang, Chantel, na si Wolf, nag-print siya ng mga stats. Nag-print siya ng... Alam niyo, stats? Wow, rallying ko ito. Analysis. Ano ba saan nangyari? And nung pinili yung Diggy, biglang tinapon namin yung mga stats. Tinapon namin lahat. This is it can't be explained. It can't be explained. Pero kasi for Omega dito, medyo ticking time bomb literal yung Diggy eh. Pag hindi kasi siya na literal eh. Literally and figuratively. Oo. Uy, pero patay si Doggy. Ano kasi yun, pag hindi naging effective yung initial na plan nyo para makonect yung feeding Diggy strategy, mahirap, lugi talaga. Magiging taga-ulti ka na lang eh. Tapos minsan yung ulti mo pa, yung times journey, baliwala na lang din kasi yung damage. Shield na lang talaga. Oo. Tsaka movement speed. Here we go, NXBE. Parang deja vu to nung game number one ah. Oo nga eh, parang sana nerekta nyo. Sana Bines of One na lang natin. Oo nga eh. Pauna na lang left to right. O gusto nyo, bato-bato pick na lang din. Pwede naman, hindi naman, guys. Kidding aside. Meron bang custom brawl? Just kidding. Meron! Mm-hmm. Oo. Pero ang sobrang commendable nga lang dito is yung fact na si Doggy ay pumupunta pa rin dun sa same spot kung saan lagi siyang pinupunta. 13-8 si Doggy this time, but look at the score of Yawi. And Yelly is in H2, the trio. Nako po. The triple H. The triple H. Ay, wala pala si Hesa, the double H lang. The double H. 16 kills si H2O, man. Sabay 4 assists, 20 kills. Si Doggy nga, malapit na maging triple-double eh. 13-8-11. Dogs, dalawa na lang, triple-double na. Triple-double. Naka-veteran hunter siya, by the way. Oh, yes. So, mabilis ang farm.
kasi supposedly. Before din, di ba, nauso din yung veteran center talaga. Lalo na sa Kimi, may time din kay Kila Kimi, Kila Claude. Season 5 din yun? Oh, 6. Ah, 5. Season 5. Yes. Yung jungle, yun yung funnel. Yes. Meanwhile, nandito si Ryzen. Oh! Ryzen will pick up Yawi. That's shut down gold na naman. Pero slain din si Zapnu ni Doggy. Nandito si Ryzen at ika-cancel ng H ng team. NXP and Lord. Meanwhile, si H2 ay libre lang. Nako, napakasaya ni H2 sa top lane. Libre-libre nagpa-farm lang. Oo nga pala, no? Kanina pa hindi naiikutan dito si H2 actually. Kaya pala 17-04. But for... Grabe. Sana lang, dogs. Sana lang. Doggy is one. Ayan na nga. One dead away. Sobrang lupit ng laban, no? Hindi na rin kinaya nung game. Hindi na kinaya ng game, mga kaibigan. Kinaya ng game. Sa sobrang lupit ng karakter ni Doggy, hindi siya nakalabas sa game. Pero nag-lalert, parang dito ma-achieve yung triple double. Sakit ng damage ni H2. Mm-hmm. Katin yan. Lalo na medyo squishy mga players dito ng Omega. Legendary for H2. Si Zapnu. H2 ngayon ang pumipwesto sa laban natin. But yung Omega... Si Haze nakabang. The most patient man. Oo. Nagawa na niya ito before. Kamit ang Yudon. Pero eto na naman. Freeze! Frozen! Yan ang literal na let it go. Habang sinaalit at nandito na naman. But Doggy, ayun na si Doggy. He has the red tree. Doggy, one death away from a triple double. Yung Lord! Yung Lord, sino hindi kaya ni hindi kaya ni Hito, hindi yan. Hito, normalin mo yung Lord, Hito! Kaya mo yan, Hito, please! Hito! Let Hito! Let Hito get the Lord! Let Hito get the Lord! Doggy! Now with a triple-double! Ay, nakapas-cyclone! Dito, sige na! Ibigay nyo na! Ibigay nyo na! Oh! Oh! Nakihampas yung Lord! Kalungkutan! Kalungkutan.ph! Ang sakit ni Eli Haze! But Hito! Feeling ko, pag tumagal-tagal pa yung laban natin, may record na naman tayo ng 100 kills naman. 100 kills. Team kills na. 53 na! The world record sa MLBB, sa MPL. Pero si Yelly, he's 8014. Ang kunot ni Zapno, by the way. Kunot as a Angel. May damage din. Pero si Rene J. Si Rene J dito, magandang efficient yung kanya nagiging rotation, actually, or yung kanyang mga backup. But masyado malalim din yun para sa kanila. Grabe si Hito talaga. Nakita mo yung pagiging pursigido niya. Alam mo yun. Ibang klase eh. Uy! Nag-time journey pa. Grabe. Para na siyang si Sisa. Literally, hinahanap yung mga kalaban. Yawi, Rene J. Ganun. Pero, 1856, guys. Hito talaga, man. This is it, the Diggy. The Battle Diggy. Battle Diggy! Battle Diggy! Nino-normal si Ace. Part of the plan. Sprint out! Oh! Jabated! Jabated si Doggy! Hito with the bait! Hito with the bait! Oh my glove! Dalawa pa yung mabibitas! And it's all because of Hito! Nai-imagine ko ngayon kung paano yung ngiti ni Hito dahil doon. Ay! Nangasar pa nga! May pagpagpag! Sa kakampi. The Battle Diggy! Hindi na rin nila dinedefend saan yung base nila. What is this? Wala nang pakialam ang Omega. Basta nandito si Hito. Umiikot. Tignan mo yung damage niya. Palima-lima. Paparya-barya. Yatap si Yawi. Ang sakit ng love waves. Ang sakit ng love waves. Malagkit eh. Na-picture. Ito, Battle at saka Battle Angela, Battle Diggy. Yun yung strategy ng Omega. And Omega, they want to do the comeback. Ultimate triple sweep. At si Hito, napakasakit. Ibang klase si Hito, isa siyang hitlog. Kumbaga, bakit mo, di mo kailangan ng H2 kung meron kang Hito. Pag-aiman. Di tayo sikta. Sorry. Hitlog kasi pinag-usap. Hindi kami sick. Mag-aiman yung joke na. Ulit. Okay na. Bakit makahito? Kahit kami dito, nalilito.
Records have been broken, mga kaibigan. 59 Hito, kills. The ultimate baiter. Mga kaibigan. Si Hito. Pero may tandem na nilisap na magugulat ka na lang biglang bumibili si Hito eh. Eh bahay, may ano talaga eh. May magic. Sinasabi ni Ibad yung... yung digi. Ibang klase, sinasaniban yung digi. Kakaibang play yun. Saan ka nakakita ng ganun? Ever... Never has been done eh. Sila lang. Never in my life have I experienced. Never in the world of MLBB na Diggy ang sasaniban ng Angela sa isang competitive play. At dito lang yan sa Omega. At never in the world din tayo nakakita na wala nang dumidepensa ng base. Oo nga, yung minion. Ito, depensaan mo. Oh my Hit. God. Ito, tama na. Hits, tama na hits. Ito, yung base nyo. At ang MVP. And this is how it ends. Ng game number 2. Ay ang Minions! NXT!